ang maikling buod ng Nolimit Angene. Ang binatang si Juan Crisostomo Ibarra ay isang Pilipino, ngunit siya ay pinag-aral ng ama ng si Don Rafael sa ibang bansa. Mahigit 7 taon itong tumira sa Europa bago ito muling bumalik ng Pilipinas. Naganda ng malaking salo-salo sa bahay ni Kapitan Tiago upang salubungin ang binata. Inimbitahan din ng ilang panauhin katulad ni na Padre Damaso, Teniente Guevara, Doña Victorina at ilang maimpluwensya sa lipunan. Ipinahiya ni Padre Damaso ang dating kura ng San Diego, si Ibarra. Ngunit wala itong ginawa bagkus pinagpasensyahan lang niya ang pare. Magalang itong nagpaalam at nagdahilang may ibang pupuntahan. Si Maria Clara ang magandang kasintahan ni Crisostomo Ibarra. Siya ang anak-anakan ni Kapitan Tiago, mayamang taga-Tundo. Dumalaw si Ibarra kay Maria Clara kinabukasan pagkatapos dumalo sa pagtitipon. Nagkaroon ng pagkakataon na magkasintahan na muling balikan ng kanilang mga alaala. Muling binasa ng dalaga ang liham na binigay ng binata bago pa ito tumungo sa Europa. Pinuntahan naman ni Ibarra si Teniente Guevara bago ito umalis upang ipagtapat ang pagkamatay ng ama. Isinalaysay ng Teniente na nakusahan ng ama na ihere at pelebostero dahil sa hindi nito pagsisimba at pangungupisal. Ipinakulong si Don Rafael dahil sa pagkamatay ng isang Kastila sa kasalanang di naman siya ang may gawa. Malapit na sanang malutas ang paglilitis na magkasakit at kalaunay na matay ang ama ni Ibarra. Ipinag-udos ni Padre Damaso sa isang sepulterero na hukayin ng bangkay nito at ilipat sa libingan ng mga Incheck. Dahil sa lakas ng ulan ay hindi kinaya na buhati ng bangkay kung kaya't itinapon na lang ito sa lawa. Sa kabila ng nangyari ay hindi hinangad ni Ibarra ng mga paghiganti. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang adhikain ng ama ng mga pagpatayo ng paaralan. Naganda ng isang pananghalian si Ibarra pagkatapos ng pagbabastas. Muli namang tinira ni Padre Damaso ang binata. Sa pagkakataong ito ay hindi na nakapagpigil si Ibarra. Kamuntikan na niyang saksakin ang pare kung hindi lang siya napigilan ni Maria Clara. Dahil sa nagawa ni Ibarra ay naging ekskomunikado siya. Sinamantala ni Padre Damaso ang pagiging ekskomunikado ni Ibarra at inutusan si Kapitan Tiago na itigil ang pagpapakasal ni Maria Clara kay Ibarra. Nagpa siya si Padre Damaso na ipakasal si Maria Clara kay Alfonso Linares. Sa labis na pagdaramdam ng dalaga ay nagkasakit ito. Sa tulong ng Kapitan General ay napawalang bisa ang pagiging ekskomunikado ni Ibarra. Subalit, may mga taong sumalakay sa kwartel at si Ibarra ang pinagbintangan. Kahit walang kasalanan ay dinakip at binilanggo ang binata. Nakatakas si Ibarra sa tulong ni Elias. Nabigyan naman ng pagkakataon na magkasintahan na makapag-usap bago gawin ang planong pagtakas. Doon nalaman ni Ibarra na si Padre Damaso ang totoong ama ni Maria Clara, kung kaya tutol ito sa pagmamahalan at planong pagpapakasal ng dalawa. Gamit ang bangka ay itinakas ni Elias si Ibarra. Nakalagpas man sila sa ilang Guardia Civil na sundan pa din ng kanilang bangkang sinasakyan. Inisip ni Elias na iligaw ang mga humahabol sa pamamagitan ng paglusong nito sa tubig. Sa pag-aakalang si Ibarra ang tumalon ay hinabol at pinaputukan ng mga sibil hanggang sa magkulay dugo ang tubig. Nawalan ng pag-asa si Maria Clara dahil sa pag-aakalang patay na si Ibarra. Napagdesisyonan nitong pumasok sa kumbento upang maging isang madre. Napilitang pumayag si Padre Damaso sa dalaga dahil magpapakamatay daw ito pag hindi ito pumayag. Noche Buena na nung makarating si Elias sa gubat ng mga Ibarra na sugatan at nanghihina. Doon ay natagpuan niya si Basilio at malamig na bangkay ni Sisa. Bago tuloy ang bawian ng buhay ay nananangin si Elias. Tumingin ito sa langit at binigkas niya ang kanyang huling salita. Ako'y mamamatay na hindi man lamang nakita ang maningis sa pagbubukang liwayway sa aking bayan. Kayong makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalilimutan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi. Natapos ang libro ng hindi binabanggit ang kapalaran ni Ibarra.